Nice. So what's up mga kalodi? Ito naman tayo nagbabalik Paul Beta TV. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-select at mag-groom ng isang betta fish para ipanglaban natin sa show. So from selection process, fry to grow out, so grow out to selection and grooming na. So may nakahanda na ako na ano, may na-preselect na ako ng mga betta fry. Titingnan natin kung pwede na silang i-groom. So, let's go. So, ito na mga lodi. May naka-prepare na tayong mga tanks dito. Siya nga pala, yung tubig pala nito, tap water lang, nakastock lang ng 1 week. Since tap water yung ginamit natin na tubig, possible na may bacteria pa rin dito. So, first procedure niyan is lalagyan natin ng asin para mamatay yung bakterya. Ganito karami, okay na to. So, next step niyan mga kalodi, ito. Ito yung ginagamit ko mga kalodi, General Aid Special. So, yung General Aid is newly developed German fish medicine used as a cure and general prevention for all common fish diseases like itch, sore spot, fin root, torn fins, mouth and body fungus. So, maganda to sa mga betta fish kasi ito yung mga sakit na commonly na nakukuha ng mga betta fish natin, yung mga fin root, white spot, yung mga ganun. So, mas better na lagyan natin pag nag-change water tayo. Kaya nga nila, prevention is better than cure, di ba? So, lalagyan natin mga kalodi para healthy yung pag-groom natin ng mga isda. So, tatlong patak lang. So, after that mga kalodi, ito yung ginagamit ko instead of ano nito, yung talisay leaf, ang ginagamit ko kitapang powder. Kasi yung talisay leaf, di naman sa di maganda yung talisay, maganda din naman yung mga talisay leaf, kaso lang nagmamantika yung taas. So, hindi masyadong malinis. So, instead of talisay leaf, yung kitapang yung ginagamit ko. So, isang ganito, okay na to. Para bumaba lang yung pH level ng tubig. So, nakita nyo mga lodi, no? mas clear yung tubig niya. Mas malinis kumpara nung talisay leaf. Hassle din yung talisay leaf kasi magbababad ka pa nun. Hindi kagaya ng kitapang na ano mo lang. May iba din ng mga product, yung talisay extract, pwede din yun. Mas maganda yun. Wala kayong kitapang. Kitapang kasi ito yung ginagamit ko since maganda din naman sa betta. Okay din naman yung grooming ko nun. Ito yung gamit ko. So, ito na lang yung ginagamit ko talaga. So, tapos na tayo mga lodi sa water, no? Water conditioning. So, hintayin na natin yung asin na matunaw para ma-penetrate niya yung tubig. Tapos, mapatay niya yung mga existing bacteria dyan. So, let's go to selection. So, ito na yung mga na-select ko, mga na-pre-select ko ng mga isda. Ayan sila, titingnan natin kung di ba rounded. Titingnan natin yung kulay nila, yung mga feeds, tsaka yung health nila. So, ito na yun sila. So, ito yung natin kukunin para mas maganda to.
Ito siya mga kalodi, no. Ito na sila mga lodi, no. Yung iba di pa nag nag-a-adjust pa sa bagong tank nila. So hintayin muna natin sila maka-adjust. So ito yung mga kinuha ko galing sa grow out tank. So ito parang punit, babalik natin to sa grow out para madali siya maka-recover sa ano. Yung scoundrel niya may punit kasi. So di pwede yan. Babalik natin siya sa grow out tank niya para makapag ano, bumalik yung ano niya. So gagaling pa yan. Lagyan natin ng, bigyan natin siya ng malaking space para makapag recover ng mabilis. So sayang na punit. So itong mga lodi parang maganda to. So di pa nakapag-adjust. Tayin natin siya mag-player. So update ko lang kayo bukas siguro, no. Kasi parang di pa talaga mag-player to. So hindi ko pa ma-i-share kung ano yung tinitignan ko pag nagsiselect ako ng ano, panglaban natin sa show. Clear na siya. So parang mas maganda to. Ito yung clear ba? So yan, nag-clear siya. Yan. So, yung iba hindi pa. So, bukas na lang siguro. So, balik tayo bukas para sa update nito. Kung ano yung siselect talaga natin at saka ibabalik sa grow out tank. Ito, parang kulang pa konti. Ayan, prepare na. Ayan. Prepare na siya. So balik tayo bukas mga kalodi.